So, my channel guys, this is me again, your boy Stephen. So, babalik tayo, bagong video ulit. Yun. So, recently, nag-ask ako sa IG ko ng questions for today's video, which is ang Q&A. So, nagtanong ako, gumawa ako ng parang ask me na gano'n. Yan. Tapos, a few of you guys responded, may questions kayo na binigay sa akin. So, ngayon, sasagutin natin siya. Yan. So, shoutout sa inyong lahat guys, sa DBTK Mob at sa DBTK shoutout. So, let's go! So, first question natin is galing kay underscore and papakita ko na lang dito underscore Justin siguro yung name niya, Justin. So what's up bro Justin? So question niya is how to gain a body like yours bro. So yung body, I think it's more of ano muna yan eh, discipline and consistency ganun. So I started working out, actually, alam naman ako eh, medyo active ako, na since I was a kid, I like, sa labas, ganun, naglalaro ng basketball, ganun, so, ayun, tapos, medyo late na ako nag-start na mag-workout, so, ayun, sa 2017 ata, ayun, may body transformation ako 2017 to 2018. Ayan, papakita ko dito. Ayan, so na-achieve ko yan. First, ano lang siya eh, yung mga basic lang, home workouts, ganun. So, number one tip, be knowledgeable sa gagawin mo. So, build your foundation. Start ka muna sa mga basic, ganun. Tapos, pangalawa, be disciplined enough to stick dun sa goal mo. Kunwari, gusto mo magka-abs, ganyan, gusto mo pumayat. So, dapat, gawin mo yung mga dapat na gawin in order to reach your goal. Like, ayun, magda-diet ka, ganyan, mag-workout ka, discipline. Pangatlo, have short-term goals and long-term goals. So, after mo ba magka-abs, ano pang goal mo? So, yun. So, ayun lang, kung gusto mo magkaroon ng magandang physique, magandang katawan, discipline and consistency. Yun yung key doon. So, next question. Kay Mika, ano ba itong tanong mo? Shoutout sa'yo. And bakit lang? Hindi ko din alam eh. Siguro dahil broken ka, wala kang jowa. Hindi, joke lang. Broken ka, wala kang jowa. So guys, next question. Kay Kai, shoutout sa'yo Kai, my homie. Kailan tayo magsushoot ulit? De fam, kung kailan, set natin yan. May mga photographer, wait nga pala, kung may mga photographers dyan na pwede mag streets, yung shoot, gano'n. DM nyo lang ako. Let's work. Tapos next question. Kay Mark Paras, what is your favorite DBTK shirt? Favorite DBTK shirt is yung Manila Gray. Ito. Yung Royal Blue, saka ito. Favorite DBTK shirt din, Manila Gray. And ito din, favorite piece. Reflective windbreaker. Next question kay Eunice.
shoutout sa'yo. Hindi ka na babalik dito. Di na siguro bibisita na lang ako dyan sa dyan, sa Las Piñas soon. I don't know. Next question, favorite kay Chris Johnny. Favorite DBTK release? Favorite DBTK release siguro yung ano, Summer. Yung Cloudfire, 'yun. Yun yung last Cloudfire and yung ano. Ano ba? Nick Automatic. Yung dalawa na 'yan. Cloudfire and yung collab ng DBTK sa Nick Automatic. So next question kay Stephen Martin. Shoutout sa'yo, bro. Anong size ng paa mo? Depende, bro, sa depende sa kung anong sapatos eh. Pero yung range niya is US 10 to US 11. Kahit alin dun sa 10, 10.5 or 11. Pwede yung paa ko. Flexible, no? So, next question is from AJ Ortiz. Ito, magandang question niya. What inspired you to do YouTube? So, sa mga hindi nakakaalam, I've been doing YouTube since I was first year high school, I think. Hinide ko na yung mga videos ko nun. So, wala, medyo wala na yung makikita. Konti na lang. I started doing YouTube kasi dahil yun sa ano eh. Nag-trend kasi nung high school kami yung ano, yung breakdance. And so, nag-post ako ng progression ko, mga ganun. So, yun yung unang content ko. Medyo cringe pag pinapanood ko siya ngayon. Pero yun talaga nag-inspire sa akin. Dati, ang inspiration ko sa YouTube is si B-Boy Clover. Ayan. Kasi astig siya gumawa. Maganda yung cinematics niya and stuff. Yun. Tapos ngayon, ang inspiration ko sa YouTube is si wala na pangalan to. Si sa international, si ano, Kais Omar. Napunta siya ng MSE dito. Tapos dito naman sa local, sino ba dito sa local? Wala kasi ako masyadong napapanood dito sa local eh. Sa local naman, siguro ang favorite ko na channel, ano? Mavs. Fan ako ng Mavs, guys. So, yun. Mavs Phenomenal yun. Favorite ko dito sa local is Mavs Phenomenal Basket. Dawa, Kais Omar and Mavs Phenomenal Basketball yung naging inspiration ko. Saka si B-Boy Clover dati. So, and you guys, you inspire me to do a lot of things and videos yun. So, actually, medyo sinukuan ko na tong YouTube na to. Parang, ginagawa, actually, kaya ako nag-YouTube na lang yun. Just to share na lang. I'm not actually about the fame, money, stuff like that. Yeah. Di na ako dun, guys. So, okay na ako na nasishare ko yung mga thoughts ko, yung mga kung anong meron ako, yun, sinishare ko sa inyo. So, yun. So, may next question ba ba? Ayun. Next question kay Jadway. Shoutout sa'yo, bro. Ang question niya is, bakit grabe na yung hype ng DBTK ngayon compare sa other brand? Yan. Nice question. So, ito, bakit grabe na yung hype? So, ito kasi yan. Ang for me, in my opinion, you might see this the other way around, but in my opinion, kaya grabe na yung hype niya is, for me, nag-stand out sila. I mean, maraming clothing brands dito sa Philippines, but they stood out. Why? Kasi consistent sila sa message nila. Consistent sila sa message nila na sa message nila from the start, which is, I think, yung dream big, start small. So,
sila for me is the perfect example of that kasi I've known DBT for quite some years na dati pa nung college. Ayun. As in, nagsimula sila, humble beginnings talaga. And yun, they've remained with the guru motto, ganun na dream big, start small. Tapos, lazy never made me. And yun. Yung nagsimula lahat. So, pag makikita nyo naman yung designs nila, simple lang. Like, ano ba? Shared mom. Like yung tie-dye. Like ito. Ayan. Simple lang, di ba? Ayan, simple lang siya eh. Pero pag nakita mo kasi yung dating niya sa tao is, you know, wow, parang kakaiba, ganun. So, para siyang nagko-compete na siya into, parang international level na siya. Although international na talaga yung DBTK. So, ayun, yun yung naisip ko kung bakit siya hype. Kasi sa strategy nila na pag nag-release sila, yon walang restock, maraming exclusives, ganun. So, ayun, kaya siya hype. Minimalist kasi yung design. Pwede mong gamitin daily, ganun. Tapos, actually affordable na siya. Maganda rin yung quality. Ayun. Shoutout sa DBTK, baka naman. Deja ka lang. So, ayun. Yun din yung reason kung bakit ko sila sinuport. Although, I support other brands too. Pero, DBTK talaga. Number one, guys. DBTK number one. So, ayun. Sorry, guys, kung medyo magulo yung explanations. Pero, yun nga. Next. Ayun, so sa Instagram tapos na. So nagtanong naman ako din sa Google na ganun pang questions, kadagdagan. So ito. How many pairs of shoes do I have? Ilan ba? 1, 2. Around 13, I think. Parang ganun. Comment nyo guys kung gusto nyo makita yung sneaker. I wouldn't say collection, kung sa sneakers ko, ganun. Do you like scary movies? Yes, I like scary movies. Pero wag lang yung masyadong corny. Last film I watched, yung sa Netflix, yung To All the Boys That I Love. Pero basta yun, lagay ko na lang yung poster niyan. Dyan. Favorite holiday, beach, mountain, or city? Kahit saan, basta kasama yung buong family and the real ones. Kahit saan yan, guys. Importante yung bonding. Do you like TV talent shows? No, not a fan of that. Have you ever cried at the film? Konti lang. Sa The Fault in Our Stars. Hindi naman yung iyak na gulgol. Grabe naman. Yung parang konting luwa lang. Na-touch ka lang ba? Ganun. Ayun. So, yun guys. Yun yung questions na pinadala nyo at yung binigay ni Google sa akin. So, nasagot na natin siya. So, kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na. And don't forget to follow me on my Instagram. There, Stephen Legit. On Twitter, Stephen Legit din. And thank you guys for watching. Stay tuned for more. And I'll see you on the next one. Peace out.